Ayan guys, we are back again. So for today's vlog guys, as you can see in the title guys, no, magre-review na naman tayo. So yun guys, itong helmet na to, siguro so far, ito yung pinaka mahal na i-review ko ngayon. Na helmet. So yun guys, long time no see guys, long time no vlog. Set up ko muna yung mirror natin para mas maganda yung view. So yun guys, we'll be back. Yung guys, I am back. So you can see, wala pa yung helmet. Google! So hindi po unboxing ang gagawin natin for today. Mag-review po tayo ng super high-end helmet. Oh my God! Wow! Super high-end quality helmet. So hindi siya entry-level or mid-range helmet. So super high-end siya, talagang high-end, super high-end. Yun guys, huwag na natin patagalin to. So, i-reveal ko na kung anong helmet ito guys. O nga pala, sa mga hindi nakakilala sa akin, I am Paul Roldan guys. Please subscribe and support my channel for more videos. Huwag na natin patagalin to. Basta ko na yung helmet. 3, 2, 1. Uy! Ito na yung helmet natin guys. Nahulog ah. So yun guys, so maraming hindi nakakaalam na helmet to. Siya po ay NEXX or next XR20. Yan, carbon helmet po siya guys. So yun guys, i-review natin to. So first nating i-review ay ang design. Ang ganda ng design niya guys. May vent siya dito. Yan. Ito na siguro ang pinakamahal na i-review kong helmet dito sa vlog ko guys. Carbon siya guys, meaning matibay siya tsaka magaan. Lightweight siya guys. Kahit i-search niyo sa mga ibang magre-review na pagagaan niya guys. So ito guys. So yun guys, dire-review na natin kung anong features nito. So, first, itong top vent niya. Meron din siyang dalawang top vent. Meron siyang vent, dalawang vent sa taas, guys. Yan o. No-open. Nakikita niyo ba? Yan. Yan. Dito yung dito tumadalo yung ano hangin para malamigan ang yung ulo no. Yan, close pa close mo pababa. Meron din doon sa mga iba. Pero iba yung design niya guys no. Okay. Sunod naman ay ang kanyang chin vent. Meron din siyang chin vent. Kita niyo ba? Yan guys. Up down up down up down up. Yan. Sunod naman natin sa likod guys. Meron siyang exhaust vent. Di ko alam kung meron siyang butas dito. I'm not sure guys kung meron siyang butas ito or design niya. Yan, oh, may spoiler siya, konting spoiler. Napakaangas guys. Yan. Pumunta naman tayo sa lens. Itong lens niya guys, premium lens. Sobrang thick niya guys. Sobrang kapal ng glass niya. Kaya quality talaga to no. Pinlock ready na rin siya guys. Yun. So pinlock ready means meron siyang lagayan nung anti-fog. Yun, meron siyang lagayan yung anti-fog. Kagabit na lang guys. So nga pala guys, single visor lang siya guys. So, yun. Pero quality. Meron din siyang wind noise guard to. Para hindi masyadong mahangin pag yung pasok ng hangin guys pag nakasuot na to. So guys, punta naman tayo sa kanyang inner foam. So dito niya guys, leather tapos
Yan, leather din to. Yan, napaka smooth guys, napaka kapal ng kanyang foam. Talagang magandang suotin. So, ang gaan niya guys, promise. Ang gaan-gaan niya. Oo, ang gaan niya. Hindi ako nang luloko. Ang gaan-gaan niya. So, try natin isuot guys kung ano. Para makita nyo kung gaano kapog itong helmet na to. Yan guys. Sobrang pogi no. Sana all. Tinig nyo ba ako guys? Yan guys, sobrang pogi no. Yan guys. Sobrang gaan niya guys. Promise. Promise guys, sobrang gaan niya. So yan. Nagre-range pala to ng 25k to 35k ata to. Oo guys, sobrang super high-end quality siya. Talaga pang high-end helmet siya guys. So siguro XXL to. Kasi XL ako eh. Medyo maluwag. Medyo maluwag guys. Siguro ang hindi ko lang nagustuhan dito sa helmet na to ay itong ano niya. Lock niya, lock paglalakad niya. Parang belt na ginaganon lang. Pero pwede atang lagyan to ng ano, yung quick release. Yun lang masasabi ko guys. Napakagandang helmet to. So, wala na akong masabi guys. Super pogi. Carbon siya guys. Ito yung mga ka-level ng mga super high-end quality helmet guys. So, nakita ko pala to sa Sharp. Meron din siyang Sharp rating guys. 4 star Sharp rating siya guys kung hindi ako nagkakamali. So, yan guys. Check ko ulit kung 4 star Sharp rating siya. So, hindi pala guys. 3 star Sharp rating. Pero quality pa rin guys yun. Kasi tines nga ng Sharp helmet no. So, yun. Sharp rating helmet yun. So, yan. We will be back. Kaya babalik ko na. So, it means na dumaan ito sa tamang proseso ng mga test quality helmet. Pagka-testing ng mga quality na helmet, guys. So, may tatak din siya na ECE dito. Means talagang ma-ano siya. Yung guys, meron pang dito o sa baba. Mini-spoiler. Paka-angas. Uy, may bed pala dito sa likod, guys. Or design lang. Napaka-angas, guys. XR2. Sana all merong helmet. Hindi sa akin to, guys. Ano? Kay sa friend ko to. Niram ko lang para ma-review ko, no, guys. So, shoutout nga pala sa kaibigan mo dyan. Si Grayson. Salamat sa pagpapahiram ng inyong helmet. Dahil napaka-angas ko na helmet na ito. Mabuhay ka pa, ride safe sa iyong pag-drive. Ingat. Yung guys, okay na okay to sa mga long ride. Tsaka kahit sa short ride din, okay to. Ang angas guys, carbon. Napakagaan guys. So, yung guys, ito ko natatapusin ng ating pagre-review. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. Sa pag-review ng ating helmet. Don't forget to like, comment, share, and subscribe na rin. And click the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. So, yun guys. Bago ko i-end tong video na to, gusto ko lang i-shout out yung mga kaibigan ko dyan. Shout out. Una sa nagpa-eramid o Rayson Idol. Shout out guys. Shout out kay Justin Andre, James ng QC, Balmar, Jason, Elorio Lawrence Barrera, JD Formation, San Isidro Report Squad, and RJ Castro, John Bryant Valdez, Jerome Sakito, Rod Acosta, and JM Sakito. Salamat sa pag-subscribe sa akin guys. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. And so yun guys, tatakpan ko na. Don't forget to like, comment, share, and subscribe again. So yun, peace.